kita, mga brad, alamin natin kung paano nabuo at nabuwag ang bandang Kalyalili. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang bandang Kalyalili ay isang pop rock band na nabuo noong taong 2005. Original itong kinabibilangan ni Nakian Cipriano sa vocals, Aaron Paul Ricafrente sa bass, Tatsy Amnagi para sa guitar, Alden Acosta sa guitar, at Limuel Belaro sa drums. Pumasok sa Philippine music scene ang banda na dala ang mga kanta nilang Stars, Take My Hand, at ang pumatok nila na single na Magbalik, Pasan, at Sanctuary, na parehas kabilang sa kanilang debut album na Destination XYZ. Sinundan nito ng pangalawa nilang album na Fish Eye, kabilang kanilang first single na Susundan, na dedicated sa yumaon nilang kaibigan na si John Kevin Santos na dating membro ng Chico Sai. Gumawa din sila ng commercial jingle na Ito Na Ang Summer na isinulat para sa Sony Ericsson. Noong 2008, naipag-collaborate si Kian Cipriano sa bokalista ng bandang Paraluman na si Madeline Ramboyong para sa hit single nilang Tabi na kabilang sa debut album ng Paraluman na In Love. Pinasok din ni Kian ang pag-acting sa top-rated hit Sunday Noontime Teen Television Series na BFGF sa TV5 na pinagbibidaan nila ni Alex Gonzaga. Halos kalahati ng kanta ng banda maging ang mga bago nilang mga kanta ay ginamit sa TV series. Ang kanta nilang Yakap ang naging theme song nito, habang ang kanta nilang Magbalik ang ginamit naman na background track ng TV series. Nag-co-host din si Kian sa Sunday Musical Variety Show na PO5. Naging parte din siya ng sitcom na Happy Together at ng magical comedy reality show na Magic Gimmick. Gayun din, lumabas din siya sa Magic Bagsik kasama si Empoy. Ang bandang Kalyalili ay lumabas din sa pelikulang Private Benjamin at Of All the Things na pinagbidaan ni Aga Mulak at Regine Velasquez. Naipag-collab din si Kian sa Six Cycle Mind sa music video nito na Kung Wala Na Nga na kinabilangan din ni Nayeng Constantino at Tuti. Nirelease ang music video nito noong June 2010. Naging parte pa rin si Kian ng maraming guesting sa iba't ibang shows at mga collaboration sa iba't ibang artist. Taong 2018, itinayo ni Kian at ng kanyang asawang si China Hortaleza ang OC Records na isang independent label na collaborating sa Viva Records. Kabilang sa artist ng OC ay ang dating membro at vocalista ng bandang Four of Spades na si Unix Zalonga. Hanggang dumating ang June 2020, si Kian Cipriano ay tuluyan ng nilisan ng bandang Kalyalili na allegedly ay nagkaroon ng alitan at hindi pagkakaintindihan sa kanyang mga kasamahan. Sa interview ni Oji Diaz kay Kian na lumabas noong November 15, 2022, nung napag-usapan ng tungkol sa Kalyalili, sabi ni Kian, "I felt my time is done doon. I think kailangan kong i-honor yun." Nung tinanong siya ni Oji kung hindi ba sila nagkasamaan ng loob sa banda, sagot ni Kian, "Definitely hindi kami okay. Hindi kami goods." Sabi niya ay nalulungkot siya dahil willing naman daw siyang may pag-usap at i-discuss ang mga bagay-bagay. Ayon pa kay Kian, ang sad part lang sa nangyari sa kanila ng banda ay instead na mag-usap-usap daw sila ay umabot pa sa point na dalin agad ang issue sa social media. Hanggang sa lumabas ang video ng ibang miyembro ng Kalyalili kasama si Rendon Labrador noong November 23, 2022 para umunoy may pakita nila ang kanilang panig kung bakit umalis si Kian sa banda. Ayon kay Limuel na drummer ng banda, i-reveal daw niya ang totoong kwento dahil lagi raw sinasabi ni Kian sa mga interview lagi na hindi sila okay, pero hindi naman daw sinasabi ang dahilan kung bakit hindi okay. Well, sabi ni Lem, nagsimula daw ito dahil sa isang kanta na siya mismo ang sumulat, pero nagtaka daw siya nung sinabi sa kanila ni Kian na dapat lumabas na lahat sila ang sumulat sa kantang yun. Sa meeting nila, pumayag si Lem na sige raw sa papers kunwari silang lahat na lang daw ang sumulat, pero sa royalty dapat sa kanya raw. Pero dahil ipinaglaban daw ni Kian ang gusto niya doon sa meeting, pumayag na lang daw si Lem. Isa pa sa issue nila kay Kian ay ang pag-register nito sa pangalan na Kalyalili sa IPO
o Intellectual Property Office. Kaya dahil doon, hindi na raw nila magamit ang pangalang Kalya Lily. Kaya naman ang banda ay nagpalit na sa pangalang Lily. Nagpa-audition sila para sa bagong bokalista at ang napili nila ay si Joshua Bulot na dating membro ng JBK na minsang naging contestant ng X Factor UK noong 2017. Pero sa interview kay Kian ng ABS-CBN News noon pang June 29, 2022, dito mas naipaliwanag ng detalyado ni Kian ang kanyang side tungkol sa nangyari sa banda at sa ilang mga issue na rin na binanggit ng kanyang mga kasamaan sa inilabas na video ni Rendon. Mas nauna itong interview na to. Sa interview ng ABS-CBN News, ayon kay Kian, nag-email siya sa kanyang mga kabanda na gusto na niyang ihang ang jersey ng Kalya Lily. Meaning gusto niya nang i-disband ang grupo. Nabanggit din ni Kian na ang pinanggalingan ng desisyon niyang ito, sabi niya na mahirap daw mag-stay sa isang place na hindi na siya masaya, hindi na inspired at yung feeling niya na hindi siya binavalue at hindi raw nire-respeto ang nararamdaman niya. Ayaw na raw niya may pagsayangan ng oras. Ayon kay Kian, sumagot ang kanyang mga kagrupo na nire-respeto nilang kanyang desisyon na umalis. Pero itutuloy pa rin daw nila ang Kalya Lily na tugma sa lahat ng sinabi ni Limuel sa video ni Rendon. Ayon pa kay Kian, matapos niyang malaman na itutuloy pa rin ang dati niyang kabanda ang Kalya Lily, sinabi niya raw sa mga ito na sa kanya raw nang galing ang pangalang Kalya Lily. Kaya nilisensya niya ito at under sa kanya intellectual property na tugma din sa binanggit ni Limuel sa video ni Rendon. So nung nalaman nila na naka-IPO ang pangalan ng banda, tinanong nila si Kian kung anong kailangan nilang gawin para magamit pa rin ang Kalya Lily. Sagot ni Kian, okay lang daw na gamitin ang pangalang Kalya Lily. Ilalicense lang daw ito sa kanila. Kasabay ang pag-send ni Kian ng licensing agreement. Ayon kay Kian, matapos niyang isend ang licensing agreement, nagreply ang kanyang mga kasamahan at nagtanong ng figures. Kumbaga tinatanong kung magkano ang kailangan nilang bayaran kay Kian para sa license ng pangalang Kalya Lily. So nag-send ng figure si Kian, pero hindi na niya binanggit sa interview kung magkano. Matapos yun, never nang nag-reply at naipag-usap ang kanyang mga kasamaan. Mukhang nalula yata sa figure na binigay ni Kian. Ayon kay Kian, ilang beses siyang nag-reach out sa kanyang mga kasamaan. Dahil ayon kay Kian, gusto niya sana na makapag-move forward silang lahat, na maging maayos ang lahat ng finances, legalities at marami pang iba. Kaso hindi na daw talaga siya kinausap. Hanggang nagulat na lang daw si Kian sa mga post ng kanyang mga dating kabanda sa social media at tila raw ay inaaway siya samantalang ayaw naman daw may pag-usap sa kanya at wala naman daw talagang nasettle. Gayun pa man, ang bandang Lily ay patuloy pa rin sa paggawa ng mga bagong kanta kasama ang bago nilang bokalista habang si Kian Cipriano ay nananatiling tikom ang bibig sa naging payag ng kanyang mga kasamaan sa video ni Rendon. At patuloy na nagiging abala sa tinahak niyang bagong karera.